pagkakalusod ng pagmamahalan at kaunlaran. Ito ko natutunan ang pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Naalala mo pa ba ang mga katagang ito? Kung dito ka sa Las Pinas nag-aral ng elementary at high school, marahil ay oo. Pero ano na nga ba ang halaga nito para sa atin? Isang panata ng pagmamahal sa sariling lungsod? O isang tula na nakasanayan lang nating sabihin tuwing papasok sa eskwela? Ito ang Las Pinas. Marahil hindi narinigit sa ating lahat. Merong damdaramdam kaya dapat dito. Huwag ang kolosyon. Maingay. Minsan magulo. Kahit pinupunod ng samansaring magkaganda at naglalaki ang usapin ng sasakyan, hindi nito matatabunan ang kahirapang kitang-kita mo ramdam na ramdam kahit ipikit mo pa ang iyong mga mata. Dito, kahit saan ko na hindi, may bata kang nakikita. Ano na nga bang naghihintay sa bawat isang kabataan na nasa gantong uri ng komunidad? Usong-uso ngayon at laganap na laganap dito sa buong Las Piñas ang paggamit ng internet para sa social networking sites, sa games, at sa kung ano-ano pa. Napakalawak at napakalaya ng mga kabataan na gamitin ito. Ngunit, hindi natin nalalaman na meron din palang kapahamakan ang paggamit ito bagamat mabuti ito sa paningin ng iba. Sinubukan namin kumuha ng panayam sa isang katiwala sa isang internet shop at dahil nais namin malaman kung ano nga ba ang kanyang saloobin tungkol sa mga bagay na ganito. Ang madalas kong customer dito sa computer shop? Mga kabataan. Follow up, bakit ako? Ano ang hindi ako? Kasi mga ano, mga laro, siyempre mga kabataan ng ano. Mahilig sa laro kasi palagi kong ano, mga laro. Ano po yung madalas na binibuksan nila na site? Facebook, Yahoo, ano. May mga times din po ba na nagbubukas din po sila ng mga porn sites? Oo. Oh, pero hindi naman po problem po sa inyo. Minsan pag ano, sinasaway namin sila lalo na pag mga ano, mga minor pa, sinasaway namin